Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So this will be my second video. So today I will be discussing to you about how I got my job from Singapore. So siguro nagtataka kayo kung bakit Singapore tapos I'm here in the Philippines. So because I am based here in Manila. Okay, so unang-una, before, hindi talaga ako nakakaisip na pumunta ng Singapore para maghanap ng trabaho. Kasi ang nasa isip ko, mag-a-abroad ako, punta ako ng Taiwan, apply ako as caretaker or factory worker, o kaya mag-DH ako sa Europe. So yun yung mga naglalaro sa isip ko that time. Hanggang sa isang beses, nagbabrowse ako ng Facebook newsfeed ko. Nakita ko yung friend ko from other BPO company dati na nasa Singapore. So yung post niyang video, nasa supermarket, tapos may nakita akong mga poster na nakalagay for hiring. So naisip ko, sabi ko, hiring, Singapore. Then yun, doon na nag-start ang lahat. So inisip ko na ng inisip araw-araw na gusto kong pumunta ng Singapore para maghanap ng trabaho. Kasi marami rin ako naririnig na yung ibang mga Filipino, ganun yung ginagawa. Nagpupunta ng Singapore, tapos doon naghahanap ng trabaho. So naisip ko, ganun din ang gagawin ko. Ang ginawa ko, nag-resign ako sa trabaho ko. Pero I'm not sure kung susugal din kayo kagaya ko. Kasi ako, breadwinner ako ng family. Ako lang nagtatrabaho. I'm supporting my parents and lahat ng bills. Tapos, wala akong savings. And nag-resign ako sa trabaho ko dito without knowing kung may makukuha akong trabaho sa Singapore o wala. So talagang suntok sa buwan, guys. Talagang sumugal ako dito. Pero pumunta ako ng Singapore May. So syempre, March pa lang, nagsisend ako ng application ko online dun sa mga job portal sa Singapore. Kasi syempre, bago naman ako nag-decide talaga 100% na mag-a-apply ako ng work sa Singapore, syempre, nag-research muna ako. Nanood din ako ng mga YouTube videos ng mga kapwa natin Filipino na nagpunta ng Singapore, na nagtatrabaho na doon. Kasi yung iba, sinishare nila kung paano nila nakuha yung kanilang mga trabaho. Sila kung paano mo gagawin yung resume mo. Kung minsan, meron pa nga tip na kung anong oras mo dapat isend yung resume or yung application mo. Dapat maaga para makita raw kaagad ng HR doon yung application mo. I'm not sure if that will work, pero you can try it. After ko nag-resign, I flew to Singapore. And then, alam nyo ba guys, magkano lang pera ko nung pumunta ko doon? I only have 400 Singapore dollars. So, syempre, almost 1 month ka mag-stay. Eh, yung accommodation pa. Hindi naman ganun ka mura ang accommodation sa Singapore. Start ako mag send ng applications ko online since March. And then April, kasi yung flight ko pa Singapore is May. Pero by April, this company replied to me. This is a Singapore company. So, nag-reply sila sa akin. Ang sabi nila, we can hire you ganito, pero dyan ka sa Philippines, hindi dito sa Singapore. So, sinendan nila ako ng mga forms na kailangan fill upan ng mga bagong employee. Pero, nagdalawang isip ako guys, kasi sabi ko, gusto ko sa Singapore ako magtatrabaho. Tsaka nakabook na ako ng team. So, hindi ko na nireplyan yung HR nung company na yon. So, tumuloy pa rin ako papunta ng Singapore. So, tigas ulo. So, yun. Pagdating ko ng Singapore, ayun na. Doon ko na naranasan yung sobrang hirap makahanap ng trabaho. Kasi recently, I think hindi lang recent eh, siguro few years back, naghigpit na yung Singapore sa pag-hire ng mga foreigners. Kasi parang I've heard na yung mga Singaporeans, nagre-reklamo sila na yung mga trabaho na supposedly para sa kanila ay kinukuha daw ng mga foreigners. Kaya ang nangyari, kumbaga sa isang company, para makapag-hire sila ng isang foreigner, kailangan mag-hire muna sila ng at least 4 or 5 locals or Singaporeans. So napakahirap, bumili ako ng dyaryo doon, tapos lahat ng nakikita ko, tinatawagan ko, or either nag-walk-in ako, pero lahat, pare-pareha sila, sinasabi nila sa akin,
wala kaming quota for foreigners. Tip lang din, kung pupunta kayo ng Singapore para maghanap ng work, huwag kayo basta-basta maniniwala dun sa mga magte-text sa inyo. Halimbawa, bumili kayo ng dyaryo sa Singapore, so maraming may classified ads siya. Ginawa ko din kasi yan. So, marami dun. Siyempre, magte-text ka, tatawagan ka. Tapos, bigla ka makaka-receive ng punta ka sa kanila, hahanapan ka nila ng work. Kasi ginawa namin yun, nung friend ko, pagdating namin doon sa agency, hiningan kami, magbayad doon kami ng take $250 kami. Tapos, ilalagay doon nila yung resume namin doon sa parang site nila na nagbabrowse doon yung mga employers ng mga applicants. Kasi guys, kapag yung nangyari sa amin is may pinapirmahan sa amin. So, ang nakalagay doon, parang in 1 week, kapag hindi ka nila nahanapan ng trabaho, eh, refundable mo. Marirefund mo yung $200. So, kami naman ng friend ko, naniwala doon. So, kaya, ang nakalagay, pumirma kami, tapos nagbayad kami. Pero yun, you guys, $400 lang yung pera namin, ah. Tag 400 kami. Yun lang yung pera namin, nagpunta kami ng Singapore. Nabawasan ng 250, magkano na lang. So, ang pera na lang namin is $150 na lang. Eh, kararating lang namin ng Singapore noon. Naubusan talaga kami ng pera noon, guys. Kasi hindi na nagkasya. Ito pa yung masakit kasi hindi na namin nakuha yung $200. Kasi hindi naman nila kami nahanapan ng trabaho. Eh, pero kasi once na nilagay mo na yung resume mo doon, makaka-receive ka na ng email. So, kesyo may ganitong company nag-view sa profile mo. Tapos, hindi namin alam na yun na pala yun, kina-count nila yun. So, ibig sabihin, hindi mo na marirefund yung $200 na binayad mo. Ang pag-aakala namin, ang pagkakaintindi namin is kapag hindi nila kami nahanapan talaga, hindi kami nagkaroon ng trabaho, ibabalik nila, pero hindi. So, kumbaga parang bogus. Lesson learned. Please guys, huwag kayo maniniwala sa mga ganun. Much better talagang on your own na lang. Mag-apply kayo. Di kung wala, di balik na lang kayo dito. Kesa yung ganun. Kaya, I suggest na try submitting your application online muna. And then, if somebody or if a company from Singapore asks you to come there for interview, then go. Pero kung yung pagaya nung sa amin, I don't recommend talaga kasi yun, naloko pa kami. 1 week na lang ako doon sa Singapore, wala pa ako nahanap na trabaho. Or almost 2 weeks na lang, wala pa ako nahanap na trabaho. So, naisip ko, try ko kayang replyan ulit yung nag-email sa akin na company last April. So, nag-email ako sa kanila. And then, luckily, they responded back. And then, sabi nila, sige, kung nandito ka sa Singapore, punta ka dito sa office namin for interview. So, wala na akong choice, guys. Kesa naman umuwi ako ng luhaan at walang trabaho talaga, mag-i-start ako from scratch. Tapos, lubog pa ako sa utang yung mga bills na na-miss ko. Ah, ginawa ko, guys, dumiretso na ako. Pinuntahan ko, hinanap ko yung company nila. Tapos, yun, nag-undergone ako ng interview. Okay naman. And then, yun. Kinabukasan, pinabalik nila ako for contract site. Balik ko dito sa Philippines. Yun, nag-start na ako ng trabaho. 7 months na ako dito sa trabaho ko. So, challenging na trabaho, pero at the same time, mas nakakasuporta ako ng maayos sa family na kukover ko lahat ng bills nang hindi sumasakit yung ulo ko, kagaya dati. Yun, yun lang talaga yung maganda dun, na at least you get a good paying job, at the same time you get to travel. Sabihin ko sa inyo kung ano yung mga job portals na ginamit ko. So unang-una diyan is yung jobcentral.com.sg, and then meron din jobstreet.com.sg, and then yung sg.jobsdb.com. So yung tatlong yon, lalagay ko na lang po dun sa description box sa ibaba. So, please check nyo na lang po. So, gagawa lang kayo dyan, magsa-sign up kayo, gagawa kayo ng account ninyo. And then afterwards, yun, pwede na kayo mag-browse ng mga available jobs na matching sa experience nyo. Kaya naniniwala talaga ako, guys, na kung ang isang bagay talaga e para sa'yo,
kahit na anong mangyari, kahit na anong gawin mo, yun at yun din ay para sa'yo. Makukuha at makukuha mo siya. Kept on praying kay God na sana makahanap ako ng trabaho na hindi ko alam, binigay na pala niya sa akin agad-agad. Pero hindi ko pa pinansin. Tinuloy ko pa rin yung plan ko. Try to be patient lang guys kung kasalukuyan kayo naghahanap ng trabaho online, specifically sa Singapore. Just try and try lang, pero siguro wag muna kayo magre-resign sa trabaho niyo dito sa Philippines. Much better kung magre-resign kayo, may kapalit na yung trabaho niyo. Okay? So, yun lang. So, if you have other questions na gusto nyo itanong sa akin, your comment below. And next video, I'll be sharing with you na rin din yung full details ng trabaho ko na. I enjoy it kasi aside sa compensation, I get to travel as well. Don't forget to subscribe to my channel and then click the bell button para naman pag nag upload ako ng new video is mananotify naman kayo. Okay? So, until next time, bye-bye!